Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Isang araw, kinausap ni Musa si Carmen ng seryoso. At sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay ipinagtapat niya ang isang matagal nang tinatagong lihim. Alam niya na sina Leon at Shaira ay magkapatid. Matagal na itong alam ni Musa, ngunit ngayon lamang niya nagawang ibunyag kay Carmen. Nang marinig ni Carmen ang rebelasyon, bumalot ang matinding galit at lungkot sa kanyang puso. Hindi niya napigilan ang sakit na dulot ng nalaman, habang iniisip niya ang mga nangyari. Sumama ang kanyang loob kay Musa para kay Carmen. Kung sinabi lang sana ni Musa ang katotohanan ito noon pa, maaaring naiwasan ang lahat ng kapahamakan. Sa kanyang isip, hindi sana napasok sa komplikadong sitwasyon ang anak niyang si Christy. Hindi sana napalapit si Christy kay Leon at hindi sana siya nasaktan ng ganito. Hindi maiwasang sisihin ni Carmen si Musa dahil sa pagtatago ng napakahalagang impormasyon. Ang katotohanan ito ang naglagay kay Christy sa panganib at bilang ina, ramdam ni Carmen ang bigat ng sitwasyong ito. Para sa kanya, ang lihim na iyon ay nagdulot ng seryosong mga problema at maaaring nasira na ang hinaharap ng kanyang anak. Isang hapon, dumalaw ang matalik na kaibigan ni Hannah sa kanilang bahay. Hindi pa man nakakapag-ayos si Hannah ng kanilang mga inumin, ay ramdam na niya ang tensyon sa mukha ng kanyang kaibigan. Nag-aalalang sinabi nito na may masamang balita. Tinangay daw ni Shaira si Christy at kasalukuyang silang nasa loob ng sasakyan. Halos mapatid ang hininga ni Hannah sa pagkabigla. Sa bawat salita ng kanyang kaibigan, unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Dagdag pa rito, ipinaalam din ng kaibigan na hinahabol na nina Jordan at Leon ang sasakyan ni Shaira. Sinusundan na sila, sabi ng kaibigan ni Hannah na parang may halong pag-asa at kaba. Ginagawa nila ang lahat para mapigilan si Shaira bago pa mangyari ang hindi inaasahan. Hindi alam ni Hannah kung ano ang uunahin niyang isipin. Ang takot na baka mapahamak si Christy o ang galit na nararamdaman niya para kay Shaira. Napapikit siya. Pilit pinipigil ang emosyon. Ngunit hindi niya mapigilang sumabog. Si Shaira, wala na siya sa katinuan, sambit ni Hannah. Puno ng puot at hinagpis. Simula nang maobses siya kay Jordan, nawala na siya ng kontrol. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Lahat na lang ay ginagawa niya para kay Jordan kahit pa ilagay sa panganib si Christy. Alam ni Hannah na si Shaira ay handang isakripisyo ang kahit sino, kahit na ang buhay ng isang inosenteng tao, para lang masunod ang kanyang pagkahumaling kay Jordan. Hindi na ito ang dating Shaira na nakilala niya. Ang dating malakas at ambisyosong babae ay naging alipin ng sariling damdamin. Walang pakundangan at desperado. Sa loob-loob ni Hannah, umaasa siya na sana ay maagapan ni na Jordan at Leon si Shaira bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang isang bagay na malinaw kay Hannah ay hindi na maaaring palampasin ang mga ginagawa ni Shaira. Handa siyang ipaglaban ang hustisya para kay Christy at sa kanyang anak na si Billy. Alam niyang darating ang panahon na haharapin ni Shaira ang kabayaran ng kanyang mga kasalanan. Habang minamaneho ni Christy ang sasakyan, biglang sinubukan ni Shaira na agawin ang manibela. Pilit niyang kinokontrol ang direksyon ng sasakyan kaya nawalan ng balanse si Christy at hindi na iwasan ang pagbangga sa isang malaking puno. Sa isang iglap, nagdulot ito ng malakas na impact at parehong nawalan ng malay ang dalawa. Makalipas ang ilang minuto, dumating sina Jordan at Leon na humahabol sa sasakyan mula pa kanina. Agad silang kumilos upang iligtas ang dalawang babae. Nang makita nila ang malubhang sitwasyon, mabilis silang nakatawag ng ambulansya. Kaagad dinala sa ospital sina Christy at Shaira. Habang parehong nag-aalala,
sina Jordan at Leon sa critical na kondisyon ni Christy. Sa ospital, mas lalong kinabahan ang lahat nang malaman na critical nga ang kondisyon ngayon ni Christy. Ayon sa mga doktor, ang tindi ng pinsala na natamo ni Christy ay maaaring nakaapekto sa kanyang utak at malaki ang posibilidad na magdulot ito ng permanenteng pinsala. Halos mag-agaw buhay si Christy at ang kanyang pamilya, maging ang mga kaibigan niya ay walang magawa kundi ang maghintay ng balita. Samantalang si Shaira naman, bagaman nagtamo ng mga sugat at bukol ay hindi kasing lala ng kondisyon ni Christy. Na magkamalay na nga ito, imbes na magpakita ng pagsisisi o awa, naging tuwang-tuwa pa ang bruha sa sinapit ni Christy. Sa kanyang isip, tila nakaganti siya sa babaeng inakala niyang hadlang sa kanyang obsesyon kay Jordan, habang si Christy ay patuloy na lumalaban para sa kanyang buhay. Si Shaira naman ay walang kapanglawan sa kalungkutan ng iba, tila walang konsensya sa mga nangyayari. Dahil dito sa mga sumambulat na revelasyon, nagbago na ang pananaw ni Hannah. Dati ay tila nasa gitna siya ng mga kaguluhan, ngunit ngayon, malinaw na sa kanya kung sino ang tunay na kalaban. Si Shaira, na nagtangkang sirain ang buhay ng lahat sa paligid niya, ang naging sentro ng kanyang galit at paghahanap ng hustisya. Kaya naman ngayon ay buo na ang loob ni Hannah na kampihan si Christy at magsama silang labanan si Shaira. Para kay Hannah, hindi na ito tungkol sa personal na alitan, kundi isang laban para sa hustisya, lalo na para sa anak niyang si Billy na muntik nang mawalan ng buhay dahil kay Shaira. Di nagtagal, nakarecover na nga si Christy mula sa kanyang mga natamong sugat. Bagamat hindi naging madali ang kanyang pagaling, sa tulong ng suporta mula kay Jordan at mga mahal niya sa buhay, unti-unti siyang bumangon mula sa trahedya. Dumating ang oras na muling lumapit si Leon. Sinubukang suyuin si Christy at humingi ng tawad sa kanyang mga nagawang kasalanan, lalo na sa kanilang kasinungalingan ni Shaira. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Leon, hindi na mababawi ang sakit na iniwan niya kay Christy. Ang mga sugat sa kanilang relasyon ay masyadong malalim at hindi na mabubuo pang muli. Ito ang naging daan upang magbalikan sina Jordan at Christy. Mas naging matatag ang kanilang pagsasama matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Sa kabila ng mga trahedyang humadlang sa kanilang pagmamahalan, napatunayan nilang may pag-asa pang magkasama. At sa pagkakataong ito, mas sigurado si Christy sa kanyang damdamin para kay Jordan. Samantala si Shaira naman ay nagawang makatago matapos ang pangyayari. Ngunit sa kanyang isip, hindi pa natapos ang laban. Handa siyang gawin ang lahat upang sirain ang buhay ni Christy at maghiganti. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, hindi nawawala ang kanyang obsesyon kay Jordan at ang puot niya kay Christy. Gayunpaman, hindi magtatagumpay si Shaira. Hindi lamang si Christy ang haharap sa kanya, kundi pati na rin si Hannah. Si Hannah, nabuo na ang loob at determinasyon, ay naghahanap na ng hustisya para sa anak niyang si Billy. Hindi niya hahayaan na si Shaira ay patuloy na makapaminsala sa buhay ng iba. Ang pagsanib na puwersa ni na Christy at Hannah kasama si Jordan ay magiging malakas na hadlang sa mga plano ni Shaira. Haharapin nila ito hanggang sa makamit ang hustisya at titiyakin nilang si Shaira ay hindi na muling makakapaghasik ng gulo. Kaya naman kung isa ka din sa mga nanabig na sa nalalapit ng pagtatapos ng asawa ko ay i-click lang ang like at subscribe button. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestiyon. Maraming salamat sa iyong panonood.